Pinapili raw si Davao City Mayor Sara Duterte ng kanyang ama sa mga sulat na ipinadala nito sa kanyang opisina. Yan ay endorso ang Go Duterte Tandem o kunin niyang Vice President si Senador Bongo. Eh, may desisyon ka na ba, Mayor Sara? Magbabalita si Maricel Halili. Gusto talaga ninyo? O sige, tatakbo ako ng Vice Presidente. Then I will continue the crusade. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabing tatakbo siyang Vice President sa 2022 national elections. Matunog naman ang pangalan ng dati niyang aide na si Senador Bongo na makakatandem daw niya. Ang tanong, tatakbo ba siya? Please lang, pagdating sa usaping election, ihuli niyo na ako dahil hindi talaga ako interesado na tumakbong Pangulo. Pero kagabi, may sinabi si Pangulong Duterte na hindi isinama sa umering Talk to the People. Aatras daw sila ni Go sa eleksyon sakaling kakandidato ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. I will quote the words of the President. Kung tatakbo si Mayor Sara, Bong will not run for President. If Sara runs, out na rin ako because of delikadesa. Hindi po pwedeng dalawa kami diyan. Tingin tuloy ng paksyon ni Senador Manny Pacquiao, palabas lang ang Go Duterte tandem. Pinagtatakpan lang daw nito na ang tunay nilang kandidato ay ang presidential daughter para makaiwas sa political attacks. Pero si Mayor Sara, iba ang tono. Buwelta niya, huwag siyang sisihin sa estado ngayon ng PDP laban. Hindi raw niya kasalanan ng walang sino man sa kanila ang kagalang-galang na leader para sa majority. Kaugnay naman ang Go Duterte tandem. Binunyag ni Mayor Sara na may dalawang sulat sa kanya si Pangulong Duterte. Sa unang sulat, may paliwanag umano kung bakit dapat niyang endorso ang Go Duterte tandem. Sa pangalawang sulat naman, iminungkahi na maging VP niya si Senador Go. Hirituloy ng presidential daughter, tigilan na ang pag-uusap tungkol sa kanya at wag siya ang gawing dahilan kung tatakbo sila o hindi. Hindi raw kasi siya yung tipong nagbabago sa huling dalawang minuto. Sa ngayon, ayaw din niyang maging political punching bag ng partidong watak-watak. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.